Pagkain na inihahanda ko sa mga alaga kong hayop. Alugbati, tangkong, malunggay, kamatis, saging, balat ng saging, tsaka talong. Ito po yung pinakuluan na atay ng atay balunan. Ito yung paborito nilang kainin. So una, hanguin ko muna ito. Hanguin muna natin kasi para hindi siya mahilog. Mas ka dyan. Ngayon po ilalagay natin itong mga gulay. Half cook lang ang ginagawa ko sa mga gulay para yan, half cook lang yung ginagawa ko sa mga gulay na to para hindi masyadong mawala yung sustansya. Kapag mag-aano po kayo ng atay, balunan, huwag niyo po lalagyan ng kahit na ano ha, asin, magic sarap, wala. Tubig lang po, pakukuluan niyo lang siya. Kasi masama din po sa hayop yung masyadong maraming yung ano, seasonings. So hindi po ako naglalagay ng seasonings pagdating sa asin. So dito po yung gagawin dito. Habang kumukulo po yung ano, yung nakukuluan ko yung gulay, hahatiin natin ng maliliit ito. Bakit kailangan natin itong hatiin ng maliliit? Para po, hindi piliin ng aso kung ano yung kakainin niya. Ito po yung mga atay. Ito yung atay. Ito yung balunan. So, hatiin po muna natin ito ng maliliit. Malinit. Ito po kaliliit ha. Kasi ang aso malutak, namimili, pipiliin yung ulam. So para wala silang mapili. So kailangan lang po maliliit. Para kapag hinalo nyo sa kanin, kalat-kalat yung ulam. Pati yung gulay, kakapit yung ano, udang sa gulay, mapipilit yung sumakmain ng gulay. Ang ganun din po ito sa atay balunan. Matiin din po natin siya sa maliliit. Ito po yung gayto po yung gagawin natin sa atay balunan ha. Nakikita niyo po itong saging. Kukuha po tayo dito ng sabaw. Yan. Una po, kukunahin natin itong atay. Kailangan po natin siyang durugin dito sa sabaw. Bakit? Yung amoy po kasi ng atay, ito yung paborito-paborito ng mga aso. So kapag dinurog natin siya sa sabaw, kakalat niya yun itong madudurog itong atay, kakalat siya dun sa kanin. Init. Yan po. Ganyan po yung ginagawa kong technique. So, dahil yung mga aso ay pandaraya, namimili ng ulam, so kapag kumalat itong atay, wala silang choice, kundi pati yung kanin ay yung gulay, kainin nila. Ganyan po ang gagawin ninyo nga. Kuha ulit.
durugin lang po natin siya sa sabaw. Doon sa pinakuluan na, wala po yung magic sarap, walang asin, tubig lang. Mainit nga lang, pero kailangan po durug para hindi sila makapag-inerte. Ganyan po yung ating gagawin. No? Para hindi nila mapili kung ano yung kakainin nila. So, kailangan durog na durog. Yung atay ng ano. Ayun po, dito tayo sa saging. Ganito naman po yung ginagawa ko sa saging. Ganun din. Sabaw. Ouch! Tapos dudurugin. Meron po yung apat na saging. Kasi ang saging, pampaganda ng sikmura. So, dahil ang aso natin, hindi natin alam kung ano-ano ang pinagkakakain araw-araw. So, dapat healthy yung kanilang sikmura. Ito na lang para mas madali. Ayun po, yan na. Meron na po dyang saging. Kunin na natin ngayon itong dudurugin natin. Yung mga gulay. Tsaka ko ano po wag natin masyadong damihan yung kanin. Dapat mas marami po yung gulay kaysa sa kanin. Kasi masama rin po sa aso yung sobrang dami ng kanin. Parang sa tao lang din po yan. Tsaka dinadamihan po yung sabaw galing dito. Kasi minsan ang aso talaga tamad uminom. Silang sarili kanya-kanyang kainan. Opo. Tatlo po ang kanilang kainan. Ginagawa ko po dyan. Pinaghihiwalay ko na. Nako! Mga anak, mamaya na. Dahil mainit na. Huwag excited. Gayto po yung ano, yung everyday na ginagawa ko pagdating sa pagkain nila. Kasi mahalaga po sa mga aso na may gulay yung kinakain. Dahil alam naman natin, may mga sakit ang aso na hindi natin namamalayan. Yung tinirahan po naming bahay, halos lahat po ng mga kapitbahay ko namatayan ng aso dahil sa parvo at distemper. At yung mga aso ko, sa awa naman ng Diyos, ay nakasurvive dahil ano sila gulay.
Ganito po yung pagkain nila na pinaprepare ko. Medyo mainit pa. Ito yung paborito nila. Ngayon, kung nakikita nyo po, no, lalagyan pa natin ng kaunting saka. Para kung may matiraman, pwede nilang kainin mamaya pag nagutom sila. Ganyan lang po kasi yung... Ganyan lang po dapat ang pagpapakain natin sa aso. Huwag natin silang ano... Hayaan ang kumain ng may mga preservatives. Mag-inis ang ito po yung aso. At saka ano, dagdag ko lang po sa inyo na... Huwag kayong magpapakain ng sa aso nyo ng may bawang or may sibuyas. No, masama po yun sa kalusugan ng aso. Ayan, no, tingnan nyo po, lumalapit na sila. No, ito pong ano, pagkain nila ngayon, merong alugbati, kangkong, kamatis, balat ng saging, at saka atay po ng manok. No, bali yung atay ng manok at yung balun-balunan, yun yung pandaya para kumain sila. At saka pakukuluan lang sila sa ano ha, pakukuluan lang sa tubig. Wala po tayong ilalagay na kahit ano. Dahil nakinig pa, huwag ko lang kung kaya na nila. Kaso mainit pa. Ito po yung mga aso. Copy ka. Copy ka dito. Mabi, mainit pa kasi. Ayun o, kinakain niya na. Mainit pa kaya, pero yan ang paborito nilang pagkain. Yan po yung ano, yung preparation ko pagdating po sa pagpapakain ko sa mga aso ko, no. Lagi-lagi po nating lalagyan ng mga gulay yung pagkain nila. Tsaka wag natin silang lulutuan ng may magic sarap, betchin, no, bawang sibuyas. Hanggat maaari, kung kaya natin ng pakulo lang. Tapos lagyan lang po natin ng mga kangkong. Kung may malapit po kayo dyan na palengke, pwede kayong manghingi kahit yung mga tangkay po ng kangkong. Ilagay po natin sa pagkain nila araw-araw para maging healthy po yung mga alaga nating aso. Yun lang po at maraming salamat. Subscribe po kayo sa YouTube channel ko, Sanrio TV. Thank you po.